ugasan. Ugasan sa baking soda. Ang mga legume, ang mga gulay. Babad ko muna ng konti. Ito guys, yung breakfast ko. Yan ay Quaker Oats. Hello guys, good morning. Ito, madaling araw. Alas 5 ng umaga. Hindi na ako nakatulog kanina. Gusto kong magluto kasi ng ano, ng speciality ng friends na mga gulay. Ito sila. May courgette, may taban, saka may talong with kamatis at onion, sibuyas. So, ito yung anuhin ko. I-chop-chop ko yan mamaya. Pero before that, kasi ito yung episode ng aking mga astos. So, i-demonstrate ko lang sa inyo kung paano ilagay at gamitin yung baking soda pagdating nito. So, kanina, hinugasan ko itong mga gulay doon sa lababo na nilagyan ko ng baking soda doon sa pinanghugasan ko. So, ganun kasi. Hugasan natin ng maigi, ng mabuti, yung mga gulay na bago nating gayatin. At yan ay sa paghuhugas, kailangan natin ng baking soda. So, yun, hinugasan ko siya. Normal lang, nilagyan lang natin ng baking soda doon sa tubig na pinaghugasan. Yun lang. So, ngayon, bago ako maggayat, gusto kong mag-almusal muna. Pero ang almusal ko ay Quaker Oats ang almusal ko. Ito na siya. Quaker Oats ang almusal ko. Ito. Quaker Oats. Normally, meron akong Quaker Oats dyan na nalagyan na ng mga dry seeds na yung mga nuts, yung mga ganun. Pero ngayon, gusto ko yung walang nuts, yung normal lang na ano, Quaker Oats. Lagyan ko siya ngayon ng honey. Honey ang ilagay ko. Tapos, itong avocado. Ihalo ko itong avocado. Ayan. Ihahalo ko siya. At itong baking soda, lagyan ko siya ng konti. Ayan. Alam niyo kung bakit lagyan ko ng konti? Kasi itong baking soda maganda sa kalusugan. Marami kang sinabi ko sa aking unang episode ay marami kang makukuha na maganda sa ating health, sa ating katawan, sa ating pang-araw-araw, sa ating kalusugan,
sa ating sa kahit saan. Alam niyo ba? Nasabi ko na yan. Kaya ngayon, ituloy ko yung episode niya. Eh, pagkain naman tayo ngayon. Yung episode na pagkain sa kalusugan. Ito ngayon yun. Kaya tinuturo ko sa inyo na itong baking soda sa pagkain dahil hindi natin maiwasan ang very acidic sa ating katawan. So, kailangan gumamit tayo ng baking soda sa pagkain para maalis-alisin niya yung mga ano sa katawan natin, mga acid. Kasi mahilig tayo sa mga ano ba yan? Mahilig tayo sa kung ano-ano yung mga iniinom, ano-ano yung mga kinakain. Sobrang, kung minsan, sobrang matamis. Kung minsan, sobrang maasim yung mga kinakain natin. Kung minsan, sobrang maalat. So, lahat yan ay makukuhaan ng pananggalingan ng mga acid sa ating katawan. Hindi natin maiwasan yan. Kaya, kung kailangan, dapat maglagay tayo ng kahit konti lang. Maliit lang, parang sa yung mga parang betsin lang, pero hindi naman betsin yan. Sa pagkain, mga ganun. Ganun ang kailangan natin, guys, sa ating katawan. So, ito yung breakfast ko. Normally, kafe. Nung marami pa akong acid sa katawan, nung hindi pa ako nag-umpisa nito, kafe ang ginagamit kung lalagyan ko ng baking soda. Araw-araw, every morning, kafe ang lalagyan ko ng baking soda. Imbes na maraming asukal, hindi ako maglalagay ng maraming asukal. So, baking soda ang ilalagay ko. Ganun ako noon. Ngayon, itinuturo ko sa inyo mga ito para gayain nyo para mabawasan ng acid sa ating katawan. Yun, ang maganda sa ating kalusugan. Baking soda. At ituturo ko ulit mamaya sa inyo kung paano magluto nito. Itong mga vegetables na gagayatin ko. At lalagyan ng bicarbonate. Ayun, ang baking soda again. Sige, dyan muna kayo. Ayan guys, eto na. Nachap-chap ko na. Yan yung taban. Ito naman yung courgette. At ito naman yung talong. So, nachap-chap na. At ito yung kamatis saka sibuyas. Ito yung baking soda na ilalagay natin mamaya. Tapos, ito naman yung herb. Yan yung pangpabango. Ayan. Na-prepare ko na. Umpisahan na natin ang magluto. Ang una kong lulutuin ay itong sibuyas at kamatis. Yan ang una kong lulutuin. Okay? Tara na, samahan niyo ako. Kamatis. Ayan. Painitin natin yan. Painitin natin yan. Kamatis. Na ganyan na siya, kailangan takpan natin. Ayan. At ito naman, habang niluluto natin yan, umpisahan na natin itong ano. Mainit na yan, guys. So ngayon, ilalagay ko yung maliit lang na sibuyas pampamoy. Hindi pa masyado. Ito naman,
halo ng ganun. Ayan. Lutuin natin yung kamatis hanggang parang sauce ng style. At ilalagay na natin itong mga luto na agad lahat para sabay-sabay yung pagkalot niya. Yan na lang siya. Tatlo ba natin? At ito naman ang pahinaan natin ng apoy ng kamatis. Magkakaano na siya o magkakalipid na siya. Pero hanggang 4 lang yung apoy niya. Hanggang 4 lang siya. Ito naman, ano lang, mga 6 lang naman yan. Or 5. Yung ito. So, antayin natin. Ito guys yung herb, lagyan na natin ito. Yung pampabango. Tapos ito din. Ayan. Okay na siya. Ngayon, lagyan ko siya ng paminta. Antayin ulit natin. Guys, gusto ko lang ipakita sa inyo ang kamatis. Ito na siya. Nagkatubig ng marami. At alam niyo ba kung bakit ito ang pinili kong mga gulay na i-demonstrate sa inyo kung bakit napaka-importante ang baking soda. Kasi itong mga gulay na ito, lalo na sa kamatis, medyo maasim. Maasim siya. Tapos itong mga gulay din na mga ito, sila ang mga gulay na number one na makapagbibigay ng maraming, hindi naman maraming, marami as in na marami, acid, saka hindi basta-basta matutunaw sa ano, sa ating stomach. So kailangan talaga as in yung baking soda na maglagay ka pag nagluluto ka ng mga ganito na magkakahalo, may talong, may courgette at may taban. At lalo na pag may kamatis na ganito na ihalo mo. Pag nagkakahalo yan, talagang as in full ka ng acid. Tapos may mga acid pa sa katawan mo dati. So, ano na ng acid yan, madami na. So, kailangan i-neutralize natin. Yan ang pinaka-importante na i-adapt nyo. Kailangan i-neutralize natin, alisin natin yung acid niya. Kailangan lagyan ng baking soda. Yun ang pinaka-importante na gusto kong maintindihan nyo. At yung mga gulay pa na makapagbibigay din ng mga acid sa katawan, yung broccoli, cauliflower,
Oo, broccoli at cauliflower. Yun din yung isa. Yung mga iba pang gulay na makapagbibigay ng acid ng sobra sa katawan. Kaya kung pwede lang, saka mahirap i-ano i at repolyo, repolyo din. Repolyo, cauliflower at broccoli. Yung mga ganon at saka mga ito. Yun ang kailangan yung i-neutralize para kasi mahirap anuhin sa ating stomach, mahirap i-digest. So, kailangan natin i-neutralize para tulungan niya yung pag-digest natin at aalisin niya yung acid. Yun lang guys, ang gusto kong ipa-absorb sa inyo para pag nagluluto kayo ng mga ganito, alam nyo na ang dapat nyong gawin. Yun. Kasi sa ating katawan, punong-puno na ng acid. Lalo na yung medyo adult-adult na. So, yan ang makapagbibigay yung acid, makapagbibigay ng mabagal na pagdadigest sa ating sikmura, sa ating tiyan, tapos makapagbibigay ng uric acid sa ating katawan, makapagbibigay ng malakas na makapagbigay ng uric acid, malakas na makapagbigay ng sakit sa loob ng tiyan. Yun ang very important na kailangan nating anuhin, malaman, guys. Kaya dinedemonstrate ko sa inyo mga ito para malalaman nyo yung mga sekreto ko, yung mga kaalaman ko na gusto kong i-share sa inyo pagdating sa pagkain, sa kalusugan natin na maganda. Kaya huwag na huwag nyong kalilimutan yung baking soda na ilagay pag nagluluto kayo ng mga ganyang mga gulay. Ayan. Ito guys, maglalagay na tayo ng asin dito sa may kamatis at dito din sa may gulay. Ayan. At ihalo ng mabuti. Malapit na maluto guys. Malapit na. Yung baking soda ilalagay natin mamaya pag nag-ano na siya, naghalo na siya. Paghaluin ko 'yan mamaya. Parang pang betsin ko lang. Ganun lang style. Ayan guys, makikita nyo oh. Ready na sila. Ganyan na yung kamatis. Lutong-luto na siya. At ito naman yung gulay. So, pag anuhin na natin. Ilagay na natin. Ganyan lang siya. At haluin na natin na ganyan. At haluin na lang. Tapos na yan. At haluin na yan. Ganyan na siya. Diba? At ngayon, ilagay na natin yung bicarb, yung baking soda. Dito na tayo maglalagay. Ayan. Ganyan siya. At yun, ilagay ko. Ganyan na siya, guys.
Bumubula siya, oh. Kasi inaalis niya yung asim. Maraming asim nito. Naalis niya yung acid niya. Yung asim niya. Ganyan na siya. Ready na nang makain yan. Ayan. Pwede nang kainin yan. Diba? Sarap. Sarap siya, guys. Sarap. Ayan siya. Ganyan na siya, guys. Ayan, diba? Ganyan na siya. So, okay na siya, guys. Okay na. Pwede na nang kainin yan. Ready na siya. Naluto na. I-stop na natin yung apoy. Ayan. So, ayun. Hanggang dito lang tayo. Ganun lang ang magluto, guys. Nung ganyan. Hindi na siya maasim. Normally maasim yan dahil madami siyang ano, yan yung mga gulay na makapagbibigay ng maraming asin sa acid sa katawan. Kaya lang okay na siya, na-neutralize na siya. Ayan. So abangan yung susunod, guys. Abangan yung susunod na episode kasi mas interesting. Gamit ito sa ating pinaka importante ng ating katawan. Ang next episode natin na gagawin with baking soda. Okay, uulitin ko. Sa next episode ay paano gawin ito para sa ating pinaka-importante sa ating katawan. Hindi na pagkain, kasi ito na yung pagkain. Pinaka-importante sa ating katawan, hindi na pang pa-beauty, hindi lang sa skin. So, ano ba ito? Abangan natin. I-discuss ko sa inyo ulit sa next episode kung ano yun, kung paano yun gawin. Okay? Thank you so much, guys. At kung hindi pa kayo subscribe sa akin, i-subscribe nyo na ako, tusukin na yan, at huwag kalimutan na kalimbangin yung bell notification para ma-notify kayo sa aking susunod na video na i-upload para sa mga astos ko. Marami akong astos, di ba? So, ito ay pang-apat na ata na episode ito. Pang-apat. Yung una, yung sa bed. Pangalawa, yung sa paglilinis na product. Pangatlo, yung sa skin, sa beauty. So, pang-apat na ito, pagkain. So, may pang-lima at may pang-anim. May dalawa pang episode. At may kasunod pa yun later. Okay? So, abangan nyo, guys. Abangan nyo. Very interesting ang mga itong astos ni inay. Mga astos ni inay ito. Ito ang ibig sabihin ng aking astos. Okay. Thank you so much, mga lalabs ko dyan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga video. At abangan ang susunod. Bye-bye. Love you.